Magandang tanghali po sa inyong lahat. It has been a while that somebody asked what my vocation story is all about. Alam niyo po, laging interesado ang mga tao dyan. Father, bakit ka nagpare? Father, bakit ka pumasok ng seminaryo? Father, paano mo nalaman na magpapari ka? Pagka tinatanong po ako, Father, bakit ka pumasok ng seminaryo? Ang lagi ko pong sagot ay simple lang. Dahil sa swimming pool. Kasi po nung 13 years old ako, grade 6, yung advisor namin, tinuro, nagturo ng mga lalaki, ikaw, bumisita kayo sa seminaryo. Eh, naturo po ako eh. Siyempre, advisor yun, baka bigyan ako ng mababang grade, ano? So, pumunta kami po, dyan po sa Guadalupe, sa Makati. Pinakita sa amin yung chapel, yung classroom, yung library, yung study hall, yung basketball court, at yung bandang huli, yung swimming pool. At ang sabi sa amin, pag nakapasok kayo rito, araw-araw kayong magsuswimming. Aba, sabi ko dun sa kaklase ko, ay, dito na tayo. So, tatlo po kaming magkakaklase, nag-entrance exam, pumasa naman, nakapasok. Tama. Nung first year kami, araw-araw kami nagsuswimming kasi yun ang aming sports time. Excited na excited. Pero pagdating ng ikalawang taon, second year, sawang-sawa na kami, ayaw na namin. Pag tinatanong po ako, eh bakit ka nagstay sa seminaryo? Ang sagot ko po ay, dahil sa mga kaibigan. Sa seminaryo po, nakakilala po ako ng mga mabubuting kaibigan, mga matatalik na kaibigan na hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. I stayed because of my friends. I found friends in the seminary. And it was not that difficult to be in the seminary because of these friends. Pero dumating po yung time, ako po ay third year college sa seminaryo, sa ibang department na wala ng swimming pool at wala, at unti-unti na po yung mga tinuturing kong kaibigan, unti-unti na silang lumalabas ng seminaryo. Sabi nila, parang hindi ako para dito. No, merong nag-law, may nag-social work, may nag-actuarial science, kanya-kanya na. At hanggang ako na lang naiwan sa loob. Wala nang mga kaibigan. Kaya, for the first time, I had to ask myself, what am I going to do? Why are you still in the seminary? And for the first time, I heard the call. No? Lagi tinatawag yan. Lagi sinasabi, may calling. Dapat may calling. For the first time, when I was in the third year college, I heard the call. Naramdaman ko po sa kalooban ko na gusto ni Lord na ako ay magpare. Tinatawag niya ako para magpare. My dear friends, this is what vocation is all about. On this Vocation Sunday, alam ng mga seminarista yan, alam ni Reverend J.M., yung mga madre, vocation, galing sa Latin word na voco, vocare, to call, calling. Pero ang vocation po ay hindi lang sa mga pare. Ang vocation po hindi lang sa mga madre. Every Christian has a vocation. Every Christian has a calling from the Lord. May tawag ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Now the question is, have we heard that call?
Narinig ba natin itong calling natin? Calling ninyo mula sa Diyos. Itong bukasyon, itong misyon ninyo na galing sa Diyos. At mukhang mahalaga po ito sapagkat sabi sa atin, nakasalalay dito ang wagas at malalim at tunay na kaligayahan natin bilang mga anak ng Diyos. And this is what we also celebrate now, today, the Good Shepherd Sunday. Because the Good Shepherd tells us, my sheep knows my voice. Alam daw po ng tupa ang tinig ng pastor. Ang tinig na tumatawag, the voice that calls. The gospel today tells us that the shepherd knows his sheep and the sheep knows the shepherd. Kilala tayo ng Diyos. God knows us. But the question is, do we know the shepherd? Pag tayo ba ay tinawag ni Jesus, makikilala ba natin na ang tumatawag ay si Jesus? Kapag tayo kaya ay inaakay ng pastol, makikilala ba natin na ang umaakay ay si Jesus? Do we know the shepherd? At ang sa Biblia daw po, pag sinabing know, hindi lang yan intelektual, hindi lang yan kaalaman dito sa isip. To know is to love. When you know God, you love God. And when you love, you listen. And when you listen, you follow. At yun po ang paanyaya. Kilala tayo ng Diyos. God knows us. At may nagsabi pa nga po, God knows us more than we know ourselves. Mas kilala ng Diyos tayo kaysa pagkakilala natin sa sarili natin. That is why we should heed the call of the Lord, because He knows us more than we know ourselves. And when we know Him, we love. When we love, we listen. When we listen, we follow. When we follow, we say yes. Because this is the gift of the Good Shepherd, leading us to green pastures, guiding us to clear waters. What is the call of the Lord for you? Ano ang calling mo galing sa Diyos? Ano ang bukasyon mo? Ano ang mission mo? Noong nakaraang linggo po, ako po ay naakay ng mabuting pastol sa katedral po ng Fukuoka sa Japan. At nag-concelebrate po ako sa English Mass nila. At nakakatuwa po, ang in-charge sa English Mass nila doon ay mga Pilipino, matagal na sa Japan, at very active po sila sa katedral ng Fukuoka. No, sila Ate Anna, si Ate Grace, Ate Christy, Ate Pat, at marami pang iba. Nakatutuwa po yung mga kwento nila. Kwento ng pananampalataya, kwento ng pagsisikap, kwento ng pananalig sa Diyos. At doon po, sa Fukuoka Cathedral, nakilala ko po si Father Michael, Amerikano, Agustinian missionary. Si Father Michael, 51 years ng misyonero sa Japan. 51 years. Kasing tanda ko. 51 years from America. He heard the call
to be a missionary? And he said, yes. And saying yes for 51 years for the Lord. Pinangatawanan at ibinigay ang lahat para tuparin ang pag-oo sa tawag ng Diyos. Ang pag-oo sa bukasyon. We all have a calling from the Lord. We all have vocation. We all have a mission. What is your calling from the Lord? Amen.